di ba? So in a good way naman yung Marites natin. Mm-hmm. So huwag na natin pag-usapan si ano si Carlo Yulo kasi bugbog na si Yulo ngayon. So dito naman tayo mapupunta. Natanggap na naman yan na eh. Okay na. Oh, eh hati-hati pa rin yan. And welcome yung, back. Hati, oo. Nakauwi na siya, natanggap na yung mga premyo niya. Bahala na. Family naman. Matters na lang yan. O ngayon naman, ano yung latest naman? Eh ito yan naman kay Mon Confiado. Okay. Oh, maraming makarelate dito dahil ang buhay natin ngayon is social media. Mm-hmm. So maraming hindi nakakaalam na may mga limitasyon. Mm-hmm. Hindi yan. Basta-basta. Freedom of speech is wala na tayong limit. Limit, oo. Mm-hmm. Hindi na natin nirerespeto yung mga taong nai-involve. Yes, like ikaw, Bunso, siguro na ano mo rin yan. Ay, napakadami. Aware na aware ka dahil influencer ka, di ba? Influencer slash actor slash businessman slash... Hindi may iwasan yan. Nasa ano tayo, nasa social media tayo ngayon eh. Kumbaga sinasabi nila, freedom of speech, kahit ano sabihin nila, okay lang, pero kailangan may limitasyon tayo. Kasi hindi lahat ng ating mga pinopost at sinasabi o kino-comment ay nakakabuti doon sa mga taong involved. Yes. Kasi unang-una, hindi naman natin talaga kilala yung tao bago tayo mag-comment ng mga bagay-bagay. Ang ano kasi tulad na nangyari dito sa ating kaibigan na si Simon. Mon. Ang habol kasi ng mga tao ngayon, views. Views. Kasi dati nung wala pang bayad ang Facebook, wala namang pakialam ang mga tao. Uh-huh. Ngayon na mayroon na kasing bayad, kaya lagi sila naghahabol ng mga views. Yes, so, kahit gumagawa ng eksena. Oh, kahit magsinungaling, kahit gumawa ng mga fake news, ma-view lamang, na kahit masira yung buhay ng mga tao. Yes, ano nila, ginagawa nilang topic, ginagawa nilang content, wala silang pake doon. Ang pake nila ay yung kita. Ikukulangin pa yung kita nila kung makakasuhan sila. Yes. Dahil kung mayroon probable cause makita doon kasi nagpa-NBI si Mon Confiado at talagang maakyat siya sa ano sa husgado. Mm-hmm. Ang ano lang naman ni Mon, mabait pa nga si Mon eh. Mm-hmm. Dahil kinausapan niya yung Jeff Jacinto, ano may pangalan yun? Baka makalimutan tayo. Jacinto ba yan? Kinausapan niya, napaki-delete kasi nasisira siya. Uh-oh. Kasi nga, tapos sumagot pa, kaya doon siya na, ano, doon siya nabwisit. Ayan, Jeff Jacinto alias Ilyad. Tama. Tapos sabi, ang sagot daw sa kanya, joke lang daw yun. Mm-hmm. Oo. So, kaya sabi nga ni Mon Confiado, sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganun. Oo. Kasi inalagaan niya kasi yung pangalan niya eh. Mahirap naman sa atin kasi talagang aalagaan natin yung pangalan natin, lalo na sa ganitong larangan ng trabaho natin. Kasi hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan yung kilala tayo, kasikatan tayo. Kasi minsan masasabi nila, laos ka na pag wala ka na, walang nakikita. So, ang napaka-importante dito is yung nararamdaman ng tao. Yeah. Alagang-alaga niya yung pangalan niya sa showbiz, tapos may isang tao na sisira lamang. Parang for how many years? So, iba pa naman ang ngayon ng tao. Maniniwala agad. Pag negatibo ka agad, sinabi doon sa tao, paninira ka agad yun, sinabi doon sa tao, ala, paniniwala ka agad yun. Tapos yung iba, hindi na sila nag-update kung ano yung... Kung ano yung update na ng kaso na yun. Nabasa nila, yun na yung paniniwalaan nila. Nakawatan, ganyan. Ireputasyon yun eh. Dati kasi, ang mga issues, kasi isa din ako dyan na nakaranas yan, yung mga may mga lalaki, may mga jowa, may mga, yun lang. Mm-hmm. So, walang reputasyon na sisira, below the belt. Pero, kung single naman kayo pareho, sinasakyan na lang yan eh, dahil yan ang buhay ng showbiz. Pareho ng bisita natin mamaya. Maraming ano yan. Tapos, gagawan mo ng issue. Baka... makikinig naman tayo pag sinabi noon. Mag-explain naman yan eh. Adjust tayo. Mag-explain naman yan eh. So, yun na nga.